Bumaba ang presyo ng galunggong sa mga lokal na pamilihan ngayong peak fishing season. Sa panayam ng DZRH kay Direktor Nazario Briguera, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mula sa 320 pesos kada kilo ng galunggong, mabibili na lamang ito ng 260 hanggang 240 pesos kada kilo. Ayon kay Briguera, ang pagbaba ng presyo ay bunsod ng pagbubukas ng mga pangisdaan ngayong tapos na ang close fishing season. In fact, may na-monitor po tayo na 60 pesos pa nga po ang ibinaba no, kumpara nung bago tayo nagpatupad, nung pinapatupad natin ang close fishing season. Kasi dati po ang presyohan natin for locally fresh galunggong ay nasa 320 pesos. Wow. Pero ngayon po ay may mabibili na tayo ng nasa 260 to 240. So, ganun po yung ibinaba ng presyo ng galunggong natin ngayon dahil naiintindihan naman natin ito, expected natin ito kasi nga nasa peak season na po tayo at nagbukas na po yung ating mga lugar pangisdaan dahil tapos na po yung close fishing season. Ayon pa kay Briguera, posibleng magkaroon ng paggalaw sa presyo ng galunggong sa buong linggo ng Kuwaresma. Samantala, inaasahan ding bababa sa 48 pesos kada kilo ang presyo ng bigas ngayong buwan ng Marso. Ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, maglalaro sa 22 hanggang 23 pesos kada kilo ang farm gate price ng wet palay habang 26 pesos naman sa dry palay. Naka-harvest, no? Medyo bumaba pa nga yung presyo. Yung fresh harvest sa 24 pesos from 26 pesos. And yung dry delivered sa miller na dating 30 pesos, ngayon nasa 28 pesos delivered sa miller. Medyo bumaba ng konti dahil mag-uumpisa na yung harvest and mas malawak kasi yung area na planted this year compare last year. So yung tingin natin yung suma total na harvest maski apektado ng El Nino hindi rin tayo masyadong bababa or lalaki dun sa harvest ng last year. Samantala, tiniyak naman ni So na hindi pa apektado ang supply ng bigas sa kabila ng sinabi ng NDRRMC na halos 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Paliwanag ni So, mas malaki pa rin ang area ng mga palayang hindi apektado ng nararanasang El Nino phenomenon sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino.